Limang halaman na hakot swerte sa bahay. Ang pusoy ay isang sinaunang Chinese practice sa paglikha ng balanse at harmony sa tahanan. Ang pamamaraang ito ay batay sa pagkakaayos ng mga bagay sa isang espasyo na maaaring makaapekto sa flow ng energies. Bago ka maglagay ng halaman sa bahay mo, dapat mong alamin ang katangian at benepisyo ng mga ito dahil mayroong mga halaman na kinakailangang ilagay sa tamang espasyo. Kaya't dapat alamin mo kung anong halaman ang meron ka. Narito ang mga halaman at kung ano ang maidudulot na epekto nito sa iyo at sa inyong tahanan. Ang lahat ng halaman ay swerte, ngunit dapat alamin kung ano ang katangian ng halamang meron ka. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. The money plant o ang jade plant. Ito ay kilala rin sa tawag na L. Jade, isa sa pinakasikat na halaman sa feng shui. Umaakit ng kasaganaan at kayamanan sa tahanan. Ito ay nagmula sa South Africa. Kung nagnanais ng improvement sa iyong financial situation o sa iyong financial status at nagnanais na maka-attract ng prosperity, ang halamang ito ay mahusay na ilagay sa inyong tahanan dahil maaari itong makaakit at makapagbigay ng swerte. The lucky plant o ang lucky bamboo. Ito ay kilala sa pag-attract ng good luck at good fortune. Ito ay nagmula sa Southeast Asia. Kung naghahanap ka ng enhancement sa iyong enerhiya sa iyong tahanan at nagnanais na makaakit din ng good luck, maglagay ng halamang ito sa bahay. Ang three stalks ay nangangahulugan ng health, wealth at prosperity. Maaaring magdulot ng swerte at kasaganaan sa buong pamilya. The prosperity plant o ang tinatawag din na the money tree o ang Pachyra aquatica. Ang halamang ito ay mayroong five lobes, simbolo ng five elements. Ang paglalagay sa Southeast area ay nagdudulot ng improvement sa economic prosperity, umaakit ng positive energy at financial prosperity. Ito ay nagmula sa Central South America. Maaari itong makatulong upang makaakit ng swerte sa iyong tahanan. The purifying plant o ang peace lily. Ayon sa feng shui, ang halamang ito ay nagdudulot ng tranquility at nag-a-attract ng positive energies. Maaari itong makatulong na ma-reduce ang stress at nagtataglay ng mga pampaswerteng enerhiya. Maaari itong magtanggal ang mga toxic sa hangin. Ang pagkakaroon nito sa tahanan ay nagdudulot ng kagandahan at harmony. The balancing plant o ang Dracaena marginata o maaari ding tawagin na dragon plant. Ayon sa feng shui, ang halamang ito ay mayroong kakayahang makapag-attract ng swerte at ganun din ang makapag-dispel sa mga negative energies na maaaring magmula sa paligid at maaari itong makaakit ng swerte. Kung mayroon kang mga unwanted na view sa labas ng iyong tahanan, maaari mong ilagay ang halamang ito sapagkat kukontrahin niya ng mga negative energies. Maaari din itong gamitin sa mga taong merong hindi magandang pag-uugali. Pwedeng gawing fence ang halamang ito upang kukontrahin ng halaman ang lahat ng mga hindi magandang sinasabi ng sino mang tao laban sa inyo.
Napakahalaga ng halamang ito sapagkat ito po ay nagdudulot ng swerte at isa rin ito sa pinakamawisang money plant na dapat ay meron ka. Siguraduhin mong meron ka ng mga halamang ito sa iyong tahanan sapagkat ang mga ito ay kinikilala ng feng shui at kinikilala ayon sa kanilang kakayahan. Dapat ang mga halaman sa tahanan, alamin natin kung ano ang kahalagahan at kung ano ang naidudulot na magagandang enerhiya para sa atin. Kung minsan, ang kamalasan sa buhay ay maaaring maidulot ng mga malas na halaman na maaaring nasa tahanan mo. O di naman kaya maraming halaman sa tahanan, ngunit wala namang kakayahang umakit ng swerte at magtaboy ng kamalasan. Ang lahat ng kamalasan na nasa labas ng inyong tahanan ay hindi nahaharang ng mga halaman na meron ka. Kaya dapat meron ka ng mga halamang ito.